Hello mga ka-bakers, nandito tayo ngayon sa Baker's Craft General Merchandise. Today video na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-operate ng stationary gas oven. Itong sample dito natin, ito ay isang 4 tray capacity gas oven. So makikita nyo sa loob, so dalawang tray ho yan magkatabi. Then sa taas naman, dalawang tray din magkatabi. So ito yung brand nyo natin na 4 tray capacity gas oven. So first, ituturo ko sa inyo kung paano magsindi ng apoy ng oven. So first, ang gawin nyo is siguraduhin nyo yung nakakabit lahat. Yung hose, pakita mo dito yung sa likod. Yan yung hose niya, nakadikit sa tubo. And then yung regulator natin, and then yung gas. So first thing yung gawin, siguraduhin close muna ho to, yung knob dito. Siguro ito yung open pa right, pa left yung open, close naman is pa right. So siguraduhin close muna to, and then open nyo ho dito sa tangke. Yan. So, ang first thing gawin, lagyan ng apoy yung tubo. So, kailangan may apoy. Then, tsaka nyo i-lift yung knob. Dahan-dahan ho. Pag lift nyo, makikita nyo na yung apoy. Bumubuga na ho siya. Kung gusto nyo naman mas mahina, turn right nyo na lang. Masara. So, tip ko lang sa mga brand nyo na bumili ng oven. Ang oven mo natin, hindi po siya na pre-preheat. So, pag deliver sa inyo, kailangan nyo po muna siyang i-preheat before nyo gamitin. Mga 10 to 15 minutes, kailangan nakabukas lang yung apoy. I-preheat nyo bago siya gamitin. Para humatanggal yung mga amoy ng loob ng oven. Mga amoy pintura, amoy kalabang, amoy bakal. So guys, kailangan i-preheat nyo muna. And then, yung iba, may sticker pa ho itong pinto. Kailangan tanggalin nyo muna yung sticker ng stainless. Tanggal lahat para hindi siya kumapit, hindi siya kakapit kapag na-preheat na yung oven. Thank you guys, thank you for watching. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Hanapin nyo lang ho, Baker's Craft General Merchandise. Thank you guys, bye!